Magandang umaga, patuloy pa rin po ang ating pagbabantay sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Ulysses. Matapos hagupitin ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang nga ang Metro Manila, papalabas na ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ulysses. Kumuha po tayo ng update mula sa ating resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mantani, anong eksaktong lokasyon ng bagyong Ulysses ngayon? Yes, Igan. Ngayong umaga nga, inaasahan na lalabas ang PAR ang Severe Tropical Storm Ulysses. Huli itong nakita sa layong 415 kilometers west ng Iba, Zambales. Nasa may dagat na yan at hindi na rin po ito nagpapaulan na sa kahit saan mang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metra Weather, may tsansa ng ulan sa mga rehiyon ng Cordillera, dyan sa Mekagan Valley ngayong araw, pero hindi po dahil sa bagyo, kundi dahil sa tail end ng isang frontal system. Ito po yung hangin na nanggagaling dyan sa may hilagang silangan at nakikikompetensya dyan sa may silangan na galing naman na hangin galing sa easterly. Kaya nagkakaroon ng pagsasama, may mga pagulan. At hindi lamang po yung local thunderstorm o yung frontal system papulan, kundi maging local thunderstorm dyan sa Central Luzon, dyan sa may Mindoro, maging sa Calabarzon, mga kapuso. At ito ha, pwede rin po magdulot ng mga biglang pagbaha dahil may mga malalakas sa pag-ulan yan, lalong-lalo na pagdating sa hapon, mga kapuso. Dito naman sa Metro o sa Visayas at Mindanao, may mga pag-ulan din, mga kapuso, pero yan po ay dulot ng local thunderstorm, lalo na dyan sa may Negros Provinces, dyan sa may Panay Island, at sa ilang bahagi ng Mindanao, Northern Mindanao, dyan sa may rehiyon ng Zamboanga, maging sa Soksarjen. Pero mas malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, hindi po makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw na ito. Delikado pa rin po malaod yung mga maliliit na sasakyan pandagat dyan sa mga baybayin naman ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, dyan sa may Zambales, Bataan, western coast ng Palawan at sa may seaboards ng Kalayaan Island. Igan? Mantani, yung ang daming nagkukumpara sa bagyong Ulysses at sa bagyong Ondoy, lalo na po yung mga kababayan natin dyan sa Marikina, yung dami ho ba ng ulan nilang dalawa? Kamusta ba? Pareho ho ba? O sino ang mas malala? Ito, Igan, tinignan natin yung posibleng pagkakamukha at pagkakaiba ng dalawa. Yung nakikita niyo po ngayon, yung nasa kaliwa, ito yung si Ondoy, satellite imagery, yung nasa kanan, si Ulysses. Yung unang tanong mo, yung dami ng ulan, yung ipinapakita natin dyan, 455 millimeters, yan yung 24-hour rainfall o 24 na oras na ulan. Dyan sa may Quezon City lang yan, Igan. Ha? Noong Ondoy, 455. Samantalang kay Ulysses, yan yung dami ng ulan noong Webes, mula Miyerkules hanggang Webes yan, 150 millimeters. So mas marami talaga si Ondoy. Pero yan ay dito lamang sa Quezon City. Alam naman natin na ang ulan ay galing din sa bundok ng Sierra Madre. So wala pa tayong datos doon. Baka mas mataas yung ulan doon kaysa dito kay Ondoy kumpara kay Ulysses. Pero ang isa pang pagkakaiba, Igan, itong si Ondoy, hindi po ito isang malakas na bagyo. Tropical storm ito, samantalang si Ulysses ay typhoon. Mabagal ang naging kilos ni Ondoy habang tumatawid dyan ng Central Luzon, kasama na ang Metro Manila. At iyan yung isa sa napakalaking dahilan kung bakit magdadala ng matinding ulan ng isang weather disturbance kapag mabagal ang kilos nito. Pero si Ulysses, matulin. Ha? Nakita nyo, tumama ng umaga sa Maya o madaling araw sa Quezon. Pagdating ng hapon, nandun na sa dagat. Nagdulot ng flash flood ang Ondoy. Ito po yung isa sa pinaka matinding epekto nito, yung biglaang pagbaha. Nagsimula ng isang oras, dalawang oras, pagkatapos noon, halos wala na. Pero bakit si Ulysses, nung sinabi natin kokonti yung ulan, bakit nagpabaha rin? Isa sa mga posibleng nakikita natin, yung apat na bagyong nauna muna dito bago dumaan si Ulysses. Yan ay yung bagyong si Ophel, Pepito, Quinta at yung Super Typhoon Rolly na hindi naging malakas yung hangin pero nagdala rin ng mga pag-ulan yan. So, yun yung posibleng dahilan kahit mas kakaunti yung ulang dala ni Ulysses dito sa May Quezon City. Pero yun nga, baka doon sa bundok ng Sierra Madre, may mas matitindi yun yung ulan doon. At dahil sa apat na bagyong nauna dyan, Igan, baka yung lupa basang-basa na. Pagpatak ng ulan dyan, hindi na sinisip-sip ng lupa. Lahat yun, ang tinatawag natin doon, runoff, tuloy-tuloy na bababa sa bundok. At yun nga, magpapabaha doon sa mga lugar na nasa ibaba ng bundok, Igan.
naipon yung tubig sa kabundukan. Ngayon ba may nakikita kang kasunod na bagong bagyo o low pressure area at ano inaasahan panahon sa mga susunod na araw, Mantani? Ay sa awa ng Diyos, Igan, itong papakita nating wind forecast map, eh wala tayong nakikitang umiikot na. Yan, yung nakikita nyo sa kaliwa, yun yung bagyong si Ulysses na papunta na ng Vietnam. Yung nasa kanan nyo, yan, dyan nang gagaling yung mga umiikot na hangin na bagyo. Wala po tayong nakikita sa ngayon, ha? At ito ay hanggang sa weekend. So, magandang balita yan para sa mga babangon sa pagkaka-epekto ng bagyo. Wala pong masyadong ulan, except of course, yung mga thunderstorm, Igan. So, yun yung magiging lagay ng panahon natin mula Luzon, Visayas at Mindanao na may mga pag-ulan dulot ng thunderstorm sa Visayas at Mindanao, samantalang dyan sa may Batanes, Cagayan Valley at Cordillera, yung frontal system yan. May mga malalakas na ulan dyan, pero syempre, hindi mo maitutulad dun sa kararating na bagyo na talagang walang tigil na ulan ang naranasan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.